init na balita ngayong tanghali. Naitalang inflation rate para sa buwan ng Hulyo ngayong taon bumagal sa 4.7% ayon sa PSA. One-time, big-time road repair sa ilang bahagi ng EDSA sisimulan na ng DPWH mamayang gabi. Mga nagtumba ang poste ng kuryente sa Binondo, Maynila, naiayos na ng Meralco. Manila International Airport Authority nagsagawa ng crash rescue exercise. Pagresponde sakaling bumagsak ang isang eroplano sa airport, ipinamalas. Ilang bahagi ng Luzon patuloy pa rin uulanin ngayong araw pero lagay ng panahon, inaasahan ang bubuti simula bukas. At ilang mga binahang residente sa Bulacan sa tabing kalsada na natutulog. Paggamit ng palikuran, pahirapan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 4, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Idinepensa ng Department of Budget and Management ang hiniling na mahigit 1 bilyong pisong budget ng Office of the President para sa local at foreign trips ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ipinaliwanag rin ng DBM kung saan mapupunta ang dagdag na intelligence at confidential funds na hinihili ng ilang ahensya ng pamahalaan. Narito ang report ni Nel Maribuho. Makatwiran para sa Department of Budget and Management ang hinihinging 1.4 billion pesos para sa mga opisyal na biyahe sa loob at labas ng bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2024. Ang naturang halaga ay mas mataas ng 58% kumpara sa inilaan na pondo noong taong 2023 na 893.87 million pesos. Paliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, magbubunga naman ng benepisyo sa bansa ang foreign trips ni Pangulong Marcos, partikular na pagdating sa pang-ekonomiya. Kami po, hindi lang po ang presidente, even the economic managers, if you will notice po, we have been going out of the country to present po the Philippines as an investment hub po. Kamakailan, ipinagmalaki ng Department of Trade and Industry na maisasakatuparan na mahigit $88 million o nasa 4.8 billion pesos na pangakong investment na nakuha ng Pangulo mula sa kanyang foreign trips. Samantala, ipinaliwanag rin ng DBM ang pagtaas sa 120 million pesos na panukalang Confidential at Intelligence Fund o CIF sa 2024 proposed budget. Ayon sa ahensya, bunsod ito ng paghingi ng dagdag CIF ng Department of Information and Communications Technology, Anti-Money Laundering Council at ng Presidential Security Group. The DICT increase actually will cover the cyber programs of DICT and that's 300 million. And then for the PSG, that will cover the intelligence activities usually during the out-of-country ni Presidente and that's only an increase of 50 million. Aabot sa 9.2 billion pesos ang CIF na hinihiling sa Kongreso sa ilalim ng 5.768 trillion peso 2024 proposed budget. 500 million pesos dito ay para sa Intelligence Fund ng Office of the Vice President. 1.7 billion pesos naman sa Department of National Defense habang 4.5 billion pesos ay para sa confidential at intelligence expenses ng Office of the President. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ibinahagi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naging usapan nila ni Chinese President Xi Jinping sa Beijing, China. Naniniwala naman ang isang political scientist na makabubuting isama ang dating Pangulo sa pakikipag-usap upang mapaganda ang relasyon ng Pilipinas sa China. Narito ang report ni Dan Diamento.
Kailangan mapagtuunan ng pansin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa umiiral na relasyon ng Pilipinas sa China. Ayon sa political scientist na si Professor Romel Banlawi, sa panahon ni Duterte ipinakita ng pamahalaan na hindi kaaway ang China. Kahit wala na sa pwesto, ipinagpatuloy pa rin ng dating Pangulo ang magandang relasyon nito sa Chinese government at malaya itong nakakapunta doon. Sa katunayan, kamakailan lang ay nagtungo siya sa China at nagkausap pa sila mismo ni Chinese President Xi Jinping. Nagpapatunay lang umano na mayroon pa rin impluensya ang political will nito. Very helpful because President Duterte made a very strong message during his visit. He said that he values Philippine relationship with China, that the Philippine needs friendly relationship with China. Kaya naman naniniwala si Banlawi na maaring gawing mentor o advisor ni Pangulong Marcos Jr. ang dating presidente para sa pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa China. Napaka-popular ni President Duterte and he can still throw his political weight around. At pag makukuha natin yung role ni President Duterte in the overall governance of our country, magkakaroon ng katulong si President Bongbong Marcos. Parang mentor siya, parang ginawa ni Lee Kuan Yew nung nag-exit siya sa Singapore, naging minister mentor pa rin siya. And Duterte can play that mentorship role. Sinabi rin ng political scientist na si Professor Robin Michael Garcia, hindi natuwa ang China sa ginawang paglipat ng pakikipag-usap ng Pilipinas sa Amerika ng Marcos administration. China is unhappy with the recent shift of the Philippines towards the United States. And that's why it welcomed President Rodrigo Duterte to Beijing. And President Xi Jinping personally welcomed President Duterte. Maganda na umano ang relasyon ng Pilipinas sa China pagdating sa sektor ng ekonomiya. Kaya sa ngayon, ang dapat gawin ng pamahalaan ay palakasin naman ang relasyon pagdating sa aspetong militar. Naniniwala si Banlawi, hindi hadlang sa hangaring ito ang isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea kung mayroong madalas at maayos na pag-uusap. Pag tayo nag-usap tayong dalawa at meron tayong understanding, magkaibigan tayong dalawa, kahit anong dami ng armas mo na nakapalibot sa katawan mo, hindi ako takot sa'yo dahil magkaibigan tayo. Pero kung hindi tayo nag-uusap at wala tayong understanding, kaaway ang tingin ko sa'yo, kahit na batuta lang ang dala-dala mo, matatakot ako. Kaya nga napakahalaga na magkaroon ng understanding and friendly relationship. Samantala, dahil malakas na umano ang military relationship ng Pilipinas sa Amerika, kailangan naman ngayon na palakasin ang aspetong pang-ekonomiya upang magkaroon ng balanse. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ngayon ang Armed Forces of the Philippines na magtayo ng refueling facility sa EDCA site sa Cagayan na magagamit ng mga eroplano ng Pilipinas at Estados Unidos. Tumulong na rin ang mga tropang Amerikano sa paghahatid ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo sa ilang mga isla sa Cagayan. Ang detalye sa ulat ni Alan Manansala. Target ng Armed Forces of the Philippines na magtayo ng overhead refueling facility sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Lalo Airport sa Cagayan. Sa pagbisita ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro sa lugar kahapon, sinabi nito na kailangang bilisan ang konstruksyon ng mga pasilidad sa EDCA sites kasama ang Estados Unidos para sa humanitarian assistance at disaster requirements sa Pilipinas. Ngayon, kung makikita nyo ang operational limitation nila, ay nakikita nyo dyan, barrels pa ang pagkarga ng fuel. No? For both Philippine assets and the United States air assets, we need to build more facilities to increase our operational tempo. So, kailangan mapabilis pa ang development dun sa 5 initial EDCA sites and 4 more. Philippine bases with EDCA sites. Sa kasalukuyan kasi ay ginagamit ang Lalo Airport bilang refueling site ng mga eroplano ng Pilipinas at Amerika, subalit 55 gallon drums lamang ang kapasidad nito. Kaya kailangang magtayo ng overhead refueling facility.
Isang humanitarian assistance and disaster relief operations ang isasagawa ng pinagsanib na Philippine United States Armed Forces gamit ang V-22 Osprey, dalawang CH-53C Stallions at isang Philippine Black Hawk. Bibit-bitin nila ang nasa 1,200 family food packs at 56 solar lanterns para dalhin sa Barangay Fuga Island sa Apari at Calayan Island sa Cagayan. Pero nauna na rito, nakapagpadala na ang AFP gamit ang dalawang Black Hawk ng 700 family food packs, 40 sakong bigas, 29 sleeping kits, 322 DSWD boxes at mineral waters noong August 1, araw ng Martes. We do not have enough air assets in order for us to be able to address the needs of our kababayans here in the northern peak of our country. So kaya't humingi tayo ng tulong sa ating long-time ally, ang United States of America. At ito nga, nakipag-coordinate tayo sa JUSMA. Nandito si Colonel Evans. At maswerte tayo na pinahiram tayo ng mga assets nila. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumagal sa 4.7% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kumpara sa naitalang 5.4% inflation noong Hunyo. Mula sa Quezon City, may report si Bernadette Tinoy live. Bernadette, ngayong taon, pang ilang beses na bang bumaba ang ating inflation rate? Bernard, ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang ika-anim na beses na sunod-sunod ang pagbaba ng inflation rate sa bansa simula noong Enero. Naitala ngayong buwan ng Hulyo ang 4.7% na headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto o serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pangunay naging dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ay ang mabagal na paggalaw ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 4.5%. Ilan dito ang pagbaba ng presyo ng kuryente at renta sa bahay. Gayon din ang pagbaba ng presyo ng manok, tilapia at kasukal na puti. Dagdag pa ng ahensya na mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, naitala ang 6.8% average inflation. Samantala, sa National Capital Region o NCR, na natili sa antas na 5.6% ang inflation rate at ang pangunahing nag-ambag dito ang renta sa bahay at bayad sa kuryente at tubig. Sa labas naman ng NCR, naitala ang 4.4% inflation na mas mababa kumpara sa 5.3% inflation noong buwan ng Hunyo. Pinakamataas na nakapagtala ng inflation ang Region 6 o Western Visayas na may 5.8% at Region 8 o Eastern Visayas naman ang may pinakamababang inflation na may 2.4% inflation. At yan na muna ang latest mula dito sa PSA. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Bernadette Tinoy, live mula sa Quezon City. Nagsagawa ngayong araw ng crash rescue exercise ang Manila International Airport Authority o MIAA kung saan ipinresenta ang mga pamamaraan kung papaano re-responde sakaling bumagsak ang isang eroplano sa paliparan. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ang assessment ng MIAA sa ginawang full-scale crash rescue exercise? Ella, ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, nakakita naman sila ng point of improvement sa ginawang crash rescue exercises ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang dito yung coordination nila sa mga external agencies gaya ng ibang mga emergency response team at mga medical facilities. Ngayong araw nga ay isinagawa ng MIAA ang isang full-scale response kapag mayroong bumagsak na eroplano sa paliparan. Ipinakita ng management ng MIAA ang actual scenario kung saan mayroong mga umaktong biktima na aabot sa 80.
sa protocol ng emergency response, unang dadating ang mga aerodrome fire trucks upang patayin ang apoy mula sa bumagsak na eroplano. Kasunod na dadating ang mga emergency response team at incident command post para sa gagawing rescue and identification ng mga survivor o nasawi sa insidente. Lalapatan ng paunang lunas ang mga biktima na nagtamo lamang ng minor injuries habang dadalhin naman sakay ng ambulansya o helicopter ang mga kritikal sa pinakamalapit na ospital. Ang magiging huling bahagi ng emergency response, hahanay ang mga rescue team at magsasagawa ng final inspection sa crash site kung may natitira pang survivor. Kapag nalapatan na ng atensyong medikal ang mga survivor o kaya naman ay nadala na sa mga morgue o sa morgue ang mga nasawi, ay magsasagawa na ng clearing ng crash site kasama ang mga kasama ang pag-aalis ng mga foreign objects sa runway at ng mismong debris ng bumagsak na eroplano. Ayon kay MIAA Officer in Charge General Manager Brian Co, mahalaga ang exercise na ito para sa kaligtasan ng lahat ng mga pasahero sa paliparan. Noong 2017, ang huling CEREX o Crash and Rescue Exercises na dapat sana'y ginagawa kada 2 taon, naapektuhan ang regular na schedule nito dahil sa pandemya. Yan ang ating latest live mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Abiso po sa mga motorista, magsasagawa ng one-time big-time road repair ang Department of Public Works and Highways sa ilang bahagi ng EDSA na magsisimula ngayong araw. Ayon sa DPWH, kinakailangan ng kumpunihin ang mga lubak sa EDSA na idinulot na mga pagulang naranasan sa mga nakalipas na araw. Kaugnay nito, pinapayuhan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Narito ang report ni Bernadette Tinoy. Nagkalubak-lubak ang ilang bahagi ng kalsada sa kahabaan ng EDSA matapos ang serye ng mga pag-ulang naranasan nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, masyadong delikado ito para sa mga motorista dahil maaari itong pagmula ng aksidente gaya ng pagkasemplang o pagtaob mismo ng sasakyan. At upang maiwasan ito, magsasagawa ang Department of Public Works and Highways ng one-time big-time road repair sa ilang bahagi ng EDSA simula ngayong araw, August 4, upang bigyan daan ang gagawing pagkukumpuni ng kalsada. Kabilang sa mga isasara ang area malapit sa Phil-Am Homes, North EDSA at Muñoz sa Quezon City. Gayon din ang mga area sa Centris, PBBM Headquarters sa Mandaluyong City, tapat ng Corinthians Garden, Guadalupe Bridge at MRT at iba pang bahagi ng EDSA. Ayon sa MMDA, tatagal ang gagawing road repair hanggang sa August 9 sa susunod na linggo. Pag ito pong mga repair works na ito ay nagawa, mas bibilis din po yung daloy ng traffic dahil alam naman po natin, pag lubak, siyempre mag-slow down ka. Unlike kung mag-ayos yung karsada, dire-diretso po yung takbo ng mga sasakyan. Kaugnay nito, nagbigay naman ng gabay ang MMDA sa mga alternatibong ruta na pwedeng daanan ng mga motorista. Ayon sa MMDA, pwedeng mag-divert sa skyway ang mga sasakyan o di kaya ay dumaan sa mabuhay lanes sa katuntunin ang destinasyon. Maaaring makita ang kumpletong detalye ng alternate routes sa social media page na MMDA. At dahil sa gagawing road closure ng DPWH, may ilang motorista naman ang problemado, lalo tiyak na magdudulot ito ng mabigat na trapiko sa EDSA. Kawawa yung mga tao, mga buwapyae, pati yung mga kuwapasok. Magdudulot po ng malaking traffic po dito sa EDSA. Mahabala po yung biyahe po namin, yung anak buhay. Baka abutin tayo ng 1 oras mahigit, lalo na ngayon tag-ulan. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahaalagahan. Napalitan na ng Meralco ang mga nagtumbang poste ng kuryente kahapon sa may bahagi ng Plaza Lorenzo Ruiz sa may Binondo, Maynila. Nauna nang iniulat ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office na may 3 nasugatan sa insidente at may ilang sasakyan rin ang nabagsakan ng poste. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, naiayos na rin ba ang mga nasirang kawad ng kuryente at bukas na ba yung mga lugar sa mga motorista?
Magandang tanghali, Elan. Yes, naayos na yung mga nasirang kawat no, ng kuryente at yung itong bahagi ng Plaza San Ruiz, Lorenzo Ruiz, dito sa Binondo, Maynila. Sa ngayon, Ela, ay bukas na. Kagabi nga, o kahapon kasi, ay isinara nga ito. At kaninang umaga, mga maaga, no, ay naglinis itong mga tauhan ng Manila Electric Company o Meralco dito. Inalis yung mga bumagsak na kawad ng kuryente at bandang alas 11 ay tuluyan ng naalis ang mga ito. Napalitan na rin yung mga bumagsak na poste ng kuryente. Ayon sa Meralco, kagabi natapos ang pagpapalit ng mga poste na nasa 7 nga ito, Ela, no? At naibalik na rin yung serbisyo ng kuryente sa lahat ng mga apektadong customer. Batay sa pagtaya ng lokal na pamahalaan ng Maynila, nasa 15 mga establishmento yung apektado. At nagpapatuloy naman ang sariling investigasyon nga dito ng Meralco sa ngayon hinggil sa insidente. Bandang alas 7 kagabi ay passable na itong lugar at dito sa Maynila. At kahapon kasi nga, Ela, ay naglabas ng abiso ang pamahalaang lungsod ng Maynila na samantalang itinara ang lugar na ito, itong Plaza Ruiz, dahil nga sa nangyaring insidente ng pagbagsak ng mga poste ng kuryente. Ayon naman sa initial na investigasyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila, parang hindi na raw kinaya talaga, Ela, noong mga poste ng mga kuryente na ito ng Meralco. Sa dami ng mga nakakubaga, mga kawad ng kuryente, parang spider na yung web yung sa dami ng mga kawad ng kuryente. Kaya bumigay na rin yung poste. Yun daw yung batay sa initial na investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Maynila. At batay din sa lokal na pamahalaan ng Maynila, kakausapin daw, batay sa kanila nakuha ang impormasyon, ay kakausapin naman ng Manila Electric Company yung mga baga biktima, yung mga nasira ang mga sasakyan at gayon din yung mga nasugatan dito nga sa insidente para sila ay mabigyan ng karampatang tulong. At humingi naman, Ela, ng paumanhin dyan ang Meralco dahil nga sa nangyaring insidente. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Dante Amento. Balita. Opisyal na ang inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Batay sa abiso, magsisimula ang klase sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2023 to 2024 sa August 29, 2023. Habang ang mga pribadong paaralan naman ay maaaring magbukas ng klase simula sa unang Lunes ng Hunyo. Ngunit hindi maaaring lumagpas ng Agosto, alinsunod sa Republic Act 11480. Tinatayang nasa 28.4 million na mga mag-aaral ang nag-enroll sa mga pampubliko at pribadong paaralan noong nakaraang academic year. Naghain na reklamo ng tax evasion sa Department of Justice ang Bureau of Internal Revenue laban sa 127 korporasyon. Bunso dito ng umano'y hindi pagre-remit ng withholding at value-added tax o VAT. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nasa 6 billion pesos ang hindi nabayaran ng mga nasabing kumpanya. Kasama sa inire-reklamo ang nasa 214 na corporate officers ng mga ito. Nirespondihan ng Philippine Coast Guard ang isang half-submerge o lumubog na bangka sa may katubigang bahagi ng Sityo Maknit, Barangay Languyin, Polillo, Quezon kahapon. Nasa gip ng PCG ang nasa 60 mga pasahero, gayon din ang 7 crew ng naturang bangka. Base sa report ng PCG, sinasabing aksidenteng tumama sa isang matigas na bagay ang bangka, dahilan para masira ito at pasukin ng tubig. Ligtas namang nailipat ang mga pasahero at crew sa isa pang bangka at inihatid sa Polillo Port Terminal. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Hinatulang guilty sa kasong slight physical injuries ang dalawang kadete ng Philippine Military Academy kaugnay ng umano'y hazing incident na ikinamatay ng kapwa kadete na si Darwin Dormitorio noong 2019.
Batay sa desisyong inilabas ng Municipal Trial Court in Cities o MTCC Branch 1 sa Baguio City, na patunayang may sala sa pananakit kay dormitoryo sina Julius Carlo Tadena at Christian Zacarias. Pinatawan ang mga ito ng 30 araw na pagkakabilanggo at pinagbabayad ng tig 150,000 pisong bayad pinsala sa pamilya ng biktima. Inabswelto naman ang korte sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang 3 doktor ng PMA na tumingin kay dormitoryo nang dalhin ito sa PMA hospital matapos ang sinasabing hazing incident. Nangyari ang umano'y hazing incident on August 2019 habang nasawi ang biktima noong September 2019. Apektado pa rin ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Base sa forecast ng PAGASA, makararanas ng mga pag-ulan sa Pangasinan, Zambales at Bataan. May kalat-kalat na pag-ulan din sa Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ngayong weekend ay mas bubuti na ang panahon sa ilang lugar sa bansa matapos ang ilang araw na mga pag-ulan. Wala namang bagyo na direktang nakakaapekto sa bansa. Umabot na sa 4.47 billion pesos ang iniwang pinsala ng bagyong Egay sa bansa. Mula ito sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsaygan at Caraga. Mahigit sa 170,000 magsasaka at mangingisda at mahigit sa 175,000 hektarya ng agricultural areas ang naapektuhan. Kabilang sa mga nasirang produkto ay palay, mais, gulay at mga isda at alagang hayop. May mga pasilidad ding nasira gaya ng irigasyon at mga gamit sa pag-aalaga ng isda at pagsasaka. Nakahanda naman ang mga ayuda sa mga magsasaka mula sa Department of Agriculture gaya ng mga binhi, fingerlings at financial assistance. Pasintabi po sa ating mga kasambahay na nanananghalian ngayon. May ilang maselang isyu po ang matatalakay sa susunod naming ipabalita. Ngayon hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang mga bayan sa Bulacan, pahirapan ang sitwasyon ng ilang mga residente kung saan ang iba ay sa tabing kalsada na natutulog, habang problemado rin ang iba kung saan makikigamit ang palikuran. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Kalumpit? Mataas pa rin ba ang baha? Yes, Bernard, magandang tanghali. Kitang-kita naman sa aking likuran, talagang mataas pa rin yung tubig baha dito sa Kalumpit. At kanina ay bahagyang sumikat ang araw, pero ngayon balik na naman ito sa pagdilim at nakararanas pa rin ng pag-ulan dito ang mga residente sa Kalumpit, Bulacan. Walang maayos na palikuran, walang maayos na paliliguan, at walang maayos na tutulugan. Ganito ang araw-araw na pamumuhay na tinitiis sa lagpas tuhod na baha ng mga residente sa bayan ng Kalumpit at naging Sago ni Bulacan. Isa na rito ay si Aling Arlene Feliciano ng bahain ng hanggang bewang ang kanyang bahay. Ang kanyang pamilya sa tabing kalsada na lang tumitira gamit ang hinihiram na tent ng barangay. Nanghiram po kami sa barangay ng tent para po may matulungan dito na po kami natutulog. Minsan ay yung mga anak ko po ay nandun po sa tricycle para po doon matutulog. Magmula po nung nag-umpisa po ng baha sa amin, dito na po kami nagluluto. Wala po kaming CR kasi tulo po. Si Mang Abet naman na isang stroke patient sa kapibahay na lang nagigipaligo at nagigamit ng palikuran.
Hindi lang bahay ang naapektuhan sa baha, marami ring mga nawalan ng mapagkakitaan at hanap buhay. Tulad na lang ni Mang Orlando na lima sa kanyang pinampapasadong sasakyan ang hindi na niya mapakinabangan matapos tumubog sa baha. Mabiso paglaki ng tubig eh. Ito. Di man sasakyan nakalubog sa akin. Mga panghanap buhay, mga video, kailan. Tubog lahat. Nang hiram po. Samantala, dahil sa baha, apektado na rin ang trabaho at ng mga empleyado ng Kalumpit District Hospital. Sa halip na malapit lang sana sila na magtrabaho sa ospital, ngayon ay napupunta pa sila sa Bulacan Medical Center. Marami rin ang nagdurusa sa mataas na singil sa bangka na umaabot ng 40 hanggang 50 pesos. Bernard, sa kasalukuyan nga dito sa lugar ko, sa Ibao Este, sa lugar ng Kalumpit, ay nasa 8 araw na itong lubog sa baha. Ang problema dito, marami pa rin ang hindi nakapagtatrabaho. Pero ngayong araw, kahit na baha, nagbukas na yung mga water station dito. At gamit nila yung kanilang tricycle, ilulusong nila para lang matuloy yung kanilang hahanap buhay dahil mahihirapan sila pagkakanda nitong mapipigilan sila sa pagkahanap buhay. Maging yung mga butika dito ay binuksan na rin at mga frozen meat product para at least yung mga kababayan natin binabaha, imbis na pumunta ng palengke na baha pa rin, ay dito na lang din sila bibili doon sa mga lugar na malapit sa mga residente na kahit nakalusong sa baha ay bibili pa rin sila. At yung Matilitis Live mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Kalumpit, Bulacan. Babalang kasi na ng kinauukulang mga ahensya ng gobyerno ang plano para solusyunan ang mga pagbaha sa Metro Manila. Babala naman ng isang eksperto. Mas lalala ang sitwasyon sa bansa, lalo na sa mga binabahang lugar, kung hindi ito agad maaksyonan. Narito ang report ni Ray Pelayo. Hindi na makayanan ng mga drainage system sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang pagkulang nararanasan ngayon. Base sa obserbasyon ng Metropolitan Manila Development Authority, mas maraming ulan ang nararanasan sa rehiyon. Ang nakikita naming problema, unang-una, medyo outdated na yung ating mga drainage system. Hindi siya integrated, meaning merong malaki, pagdating sa kabila, maliit. Yung isa, malalim, ang tutuloyan niya, mababaw. So hindi talaga free-flowing yung tubig. Isa sa lugar na binabaha sa Metro Manila ay ang Taft Avenue. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Don Artes, hindi kayang agarin ng itinayong sewage treatment plant sa Manila Bay ang ulang dala ng habagat at bagyo. Pero sa ngayon ay pansamantala silang gumawa ng butas para dumiretso ang tubig baha sa dagat. Ang suggestion po kasi namin sa DPWH, lagyan na lang muna ng gate para pag malakas po talaga yung ulan, i-release muna namin yung tubig. Pagkatapos po ng ulan, pwede pong isara uli para to make sure na yung tubig ulan po ay dadaan sa STP para pag-release po ay malinis. Ayon kay Chairman Artes, may gagawin na silang master plan para sa drainage system sa Metro Manila na magiging akma para sa susunod na 50 taon. Pag-aaralan ng dami ng ulang nararanasan sa lugar, maging ang mga nanggagaling sa mga karatig lalawigan gaya ng Rizal at Bulacan. Dito na idedesenyo kung gaano kalaking drainage system ang kailangan gawin. Kaya po tayo, together with DPWH and LGUs, ay mag-craft ng 50-year drainage master plan para synchronized, integrated, at isa lang po ang plano ng drainage sa buong Metro Manila na susundin ng lahat. Ayon naman sa dating Pinoy balik scientist na si Engineer Roderick De La Cruz, nangyayari din ang pagbaha ngayon sa iba't ibang bansa. Isang climate at earthquake resiliency expert si De La Cruz na mula rin sa binabahang lugar sa bayan ng Hagonoy. Dapat anya na magkaroon ng komprehensibong plano para solusyunan ito. Naiba rin kasi ang ating downstream area, di ba? Mas populated na, mas marami ng tao. And then because of urbanization, yung mga dating walang bahay ngayon, puro kalsada na. So everything is contributing to the impact of flooding in our area. Mas matinding mga pagbaha at mga landslide anya ang posibleng mangyari sa hinaharap. Imagine
there's a high tide, there's enormous precipitation or typhoon, and then may subsidence pa na nangyayari. So it's compounding. That's why more and more we will be seeing this in the future. Ayon sa MMDA, gugugol sila ng 2 taon bago mabuo ang master plan ng drainage system sa buong Metro Manila. Ang pinakamabilis nila na solusyon ngayon ay iwasan ng publiko ang pagtatapon ng basura kung saan saan para hindi ito bumara sa mga daluyan ng tubig. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Inalerto na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ang 6 na munisipalidad na nakapalibot sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Bunsod ng napipintong pagsabog nito kahit pa nasa Alert Level 0. Kaugnay nito, may inihanda na rin contingency plan ang pamahalaang panlalawigan sakaling talagang sumabog ang bulkan. Mula sa Irusin, Sorsogon, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, gaano karaming residente ang posibleng maapektuhan kung sakaling sumabog ang Mount Bulusan? Yes, Bernard, ayon sa taya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, tinatayang nasa mahigit 97,000 mga individual ang posibleng maapektuhan kung tuloy ang pumutok ang Bulkang Bulusan dito sa Sorsogon. Yan yung mga residente sa 67 barangay sa 6 na bayan na nakapalibot sa Mount Bulusan. Ito ay mga bayan ng Barcelona, Bulusan, Kasiguran, Gubat, Irusin at munisipalidad ng Huban. Nananatili pa din sa Alert Level 0 ang sitwasyon sa palibot ng Bulusan mula na nagparamdam ang aktibidad nitong unang araw ng Agosto. 4 na volcanic earthquake ang yumanig at naramdaman sa Magdamag ayon sa monitoring ng PBOC Sorsogon. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, hindi inaalis ang posibleng magkaroon ng biglaang pagputok ng Bulusan dahil panahon ng habagat 13 barangay sa bayan ng Huban ang posibleng maapektuhan ng lubha kung magbubuga at tangayin ang hangin ang makapal na abo. Yung tinatawag natin na Alert Level 0, anytime pwede siyang pumutok. So, ibig sabihin, yung preparedness measures natin, even Alert Level 0, talagang nakatutok na sa bulkan. So, ngayon, ang binigay na advisory ni PBOX is naka-record sila ng mga ganyan, may mga volcanic quakes. Ibig sabihin, parang yung naka-ano siya, pero there are movements na nangyayari ngayon sa Bulusan Volcano. So therefore, ang ginagawa natin is to heighten alert the community. Bernard, punsod din ito, inalerto na ng PDRMO ang lahat ng mga local chief executive sa 6 na naturang munisipalidad. Nakalatag na din ang contingency plan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa gagawing paglilikas sa mga residente mula sa 5 hanggang 9 kilometer danger zone. Contingency plan natin, pinapalam natin sa community, and also hindi natin na iiwasan na every time we have to give information to them. Isa ito na pagpapatunay na nakatapos natin ng July, the month of July. So last July 31, we have the simulation exercise. Ginawa natin itong isang simulation exercise na naglikas tayo ng mga vulnerable individuals. Bernard, magpapatupad naman ng rerouting plan ang kung hindi madadaanan ang kalsada sa bayan ng Huban at Irusin kung matatakpan ang makapal na abo. Malaking bulto ng mga biyahe ng sasakyan kasi ang patawid ng Visayas at Mindanao via Matnogport ang maapektuhan sa pagputok ng Mount Bulusan. Samantala, hindi pa din humuhupa ang mataas na aktibidad ng bulkang Mayon sa Albay. Batay sa Magdamag na ginawang monitoring ng Mayon Volcano Observatory, nakapagtala ng 282 volcanic earthquakes, 180 rockfall events, 5 pyroclastic density current o uson, 23 ashing events, 10 tremor events na tumagal mula 1 hanggang 4 na minuto, 1,316 toneladang sulfur dioxide na binuga ng bulkan, katamtamang pagsingaw o plume na pinadpad sa silangan hilagang silangan. Yan muna ang balita mula dito sa Sorsogon. Balik sa iyo, Bernard.
Maraming salamat, Jerry Galicia, live mula sa Erosin, Sorsogon. Natagpuan na ng mga otoridad ang nawawalang Cessna 152 plane sa boundary ng Barangay Salvacion, Luna at San Jose Pudtol, Apayao. Ayon sa search and rescue team, na-retrieve na rin ang bangkay ng dalawang piloto na sakay ng bumagsak na eroplano. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Matapos ma-recover ang labi ni Captain Edsel Jan Lumbao Tabuzo at student pilot na si Anshum Racumar Conde, ang dalawang pilotong sakay ng bumagsak ng Cessna 152, agad itong inihatid sa Ama Hadsack District Hospital, Poblacion Pudtol, Apayao kahapon August 3, araw ng Huwebes. Kasunod ito ng ma-recover sa boundary ng Barangay Salvacion Luna at San Jose Pudtol, Apayao ang training aircraft ng Eco Air International Aviation Academy Incorporated. Batay sa kwento ng Pudtol Municipal Police Station na kabilang sa mga rescue groups na naghahanap sa bumagsak na eroplano, ilang residente ng barangay ang nakarinig ng tila maingay sa himpapawid ang nakapagturo ng kinaroroonan nito. Pagkasabi ng witness, sir, after one day, sir, namin na locate, kasi hapon na nung sinabi ng witness yung parang information niya, sir. Doon mismo rin sa may plane, sir, yung mga magkatabi sila, sir. Na-recover din sa crash site ang black box ng Cessna plane. Kagabi na i-turn over na sa pamilya ang labi ng piloto at agad itong dinala sa isang punerarya sa Apayao. Habang ang labi naman ng 20 anyos na si Anshum Racumar Conde, ang Indian national at student pilot na sakay ng Cessna plane, sumasa ilalim umano sa isang proseso bago tuluyang ibigay sa mga kinatawa ng Embahada ng India sa Pilipinas. Matatandaang ang two-seater na Cessna plane ay umalis sa Lawag Airport nitong August 1, Martes, at nakatakdasa ng lumapag sa Tuguegarao City Airport bandang alas 3:16 ng hapon, subalit bigo na itong makarating pa sa kanilang destinasyon. Bagamat hindi pa matukoy ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano, subalit nagsasagawa na ng malalimang imbestigasyon ang mga otoridad sa insidente. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, naiuwi na dito sa Metro Manila ang labi ng piloto ng bumagsak na Cessna plane sa May Apayao. Sa mga larawang ibinahagi ng Provincial Office ng Apayao, makikita dumating na sa Villamor Air Base ang labi ni Captain Edsel Tabuzo bandang alas 10:50 ng umaga kanina. Luda ng Black Hawk ng Philippine Air Force na itransport ang labi ng yumaong kapitan ng Cessna plane kasama ang kanyang pamilya. Dadalhin ang kanyang labi sa kanilang bahay sa San Juan City. Isinusulong sa China ang paglalagay ng limitasyon sa paggamit ng mga bata ng smartphone at internet. Layo nitong labanan ang internet addiction ng mga may edad 18 pababa sa bansa. Narito ang ulat ni Raven Campos. Tatanggalin ng China ang access sa internet ng mga bata at teen sa gabi at lilimitahan ang paggamit nila ng smartphone. Ang bagong panuntunan, isinusulong ng Cyberspace Administration of China o CAC. Sa panibagong restrictions na isinusulong na ipatupad sa September 2 kasunod ng gagawing public consultation, sino mang may edad 17 pababa, mawawalan ng access sa internet sa kanilang mobile device sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 6 ng umaga. Bibigyan din ng maximum na 40 minutes kada araw ang smartphone usage time sa mga under 8 years old. Samantalang 2 hours naman sa mga 16 hanggang 17 years old. Kung may papasabi lang isang batas, ito na ang isa sa pinakamahigpit na regulasyon sa mundo. Layunin itong labanan ng internet addiction at magabayan ng mga kabataan sa pagkakaroon ng good internet use habits. Kasunod naman ng anunsyo ng CAC, bumagsak ang stocks ng marami sa nangungunang Chinese internet firms araw ng Miyerkules, August 2. Samantala, tututukan namang mabuti ng technology giants at device makers ng China ang development kaugnay ng isinusulong na panukalang ito. Raven Campos, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsa ni U.S. Treasury Secretary Janet Yellen ang downgrade credit rating ng kumpanyang Fitch sa Estados Unidos. Isa ang Fitch rating sa tatlong major credit rating companies na kinikilala ng U.S. Secretaries and Exchange Commission. Ang detalye sa report ni Christy Rosasia. Nagpahayag ng reklamo si U.S. Treasury Secretary Janet Yellen kaugnay ng ginawang pag-downgrade ng Fitch sa credit rating ng Estados Unidos. Ayon sa opisyal, hindi pinansin ng kumpanya ang improvements sa governance metrics ng Biden administration. Gayun din ang matatag na ekonomiya ng bansa. Ginawa nito ang pahayag sa isang live-streamed news conference. And I believe it is entirely unwarranted. Its flawed assessment is based on outdated data and fails to reflect improvements across a range of indicators, including those related to governance that we've seen over the past 2.5 years. Binabaan ng Fitch Ratings ang credit score ng Estados Unidos sa AA+ mula sa AAA, pinakamataas na posibleng score. Inaasahan din ng kumpanyang fiscal deterioration ng bansa sa susunod na 3 taon at paulit-ulit na debt limit political standoffs. Isa ang Fitch sa 3 major credit rating agencies na nagsasagawa ng pagsusuri sa abilidad ng isang kumpanya o bansa na makapagbayad ng mga pagkakautang ito. Ipinagmalaki naman ni Yellen ang aniyay matatag na economic recovery ng Amerika mula sa COVID-19 pandemic. At the end of the day, Fitch's decision does not change what all of us already know. The Treasury securities remain the world's preeminent, safe, and liquid asset, and that the American economy is fundamentally strong. Dagdag pa nito, prioridad ng Biden administration ang fiscal responsibility, kaya nilagdaan din ng American President ang debt limit legislation kung saan nakapaloob ang mahigit $1 trillion na deficit reduction. Christy Rosasia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula sa August 20 ang pinakabagong liga ng public servants, ang UNTV Volleyball League. 6 na koponan ang magtatagisan at ibabandera ang mga kababaihang empleyado ng pamahalaan. Narito ang report ni Rina Villamore Camara. 6 na koponan ang lalahok sa unang liga ng mga public servants, ang Senate Lady Defenders, Judiciary Servers, AFP Lady Gunners, PNP Lady Patrollers, DFA Emissaries at Ombudsman Rec Busters. Isang tune-up game o pre-season ang naganap sa Celebrity Sports Plaza para makita ang kakayahan ng bawat koponan at ipakilala ang bawat manlalaro. Ang mga manlalaro sabik na nagsidatingan sa venue. Suot-suot ang tamang uniforme na itinakda ng liga at excited sa paglalaro. Isang technical meeting din ang idinaos upang maintindihan ng lahat ng coaches ang double round robin format na gagawin sa tournament at upang masagot din ang kanilang mga dagdag na katanungan. 16 na manlalaro bawat koponan. 12 dito ay dapat regular employees ng bawat ahensya at 4 na import players o dating mga manlalaro. Ang UVL ay susunod sa mga patakaran ng FIVB o Federation International de Volleyball. Ngayong taon, papangunahan ni dating PBAA player at UNTV Cup basketball analyst Coach Ronnie Magsanok ang kompetisyon. Very important is for the following points. One, to make sure that the eligibility is really within the context of the rules in terms of allowing the players or employees and of course the reinforcements who are could be or could be not employees of the government agencies, that's one. Number two, for all the teams to be able to gauge the actual competition. Para at least may idea sila kung paano sila magprepare para.
Katulad ng UNTV Basketball, ang anim na koponan ay makakapili ng kanilang benepisyaryo na kanilang aabutan ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng cash prize na kanilang makukuha. Bukod sa top 3 teams, ang ibang koponan ay makakuha din ng cash prize na maitutulong nila sa kanilang beneficiary. Abangan ang mas pinatinding liga ng mga public servants sa pagsisimula ng UNTV Volleyball League ngayong darating na August 20, 2023 sa Phil Oil Arena. Live na mapapanood ang mga laro sa UNTV Public Service. Samahan niyo kami para itulak at pagandahin ang UVL or UNTV Volleyball League mula po sa August 20 hanggang po sa hinaharap. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inspirasyon at Pinoy Pride ang hatid ng SB19 sa US Wishers at sa 18 sa North Hollywood, USA. Balik Wish USA Bus ang P-Pop Kings para sa isang exclusive interview at Wishclusive recording. Narito ang report ni Marie Peñaranda. Sadyang pinagmumulan ng inspirasyon at Pinoy Pride ang international P-pop group na SB19. Sa ngayon ay nasa Estados Unidos ang grupo para sa kanilang pagtatag world tour sa North America. Balik Wish USA Bus din ang P-pop Kings para sa isang Wishclusive interview at recording. Kaya naman dagsari ng Wishers at 18 na nagmula pa sa iba't ibang syudad at estado sa Amerika upang suportahan ang grupo. Nakihiyaw, sayaw at kanta ang fans sa live performance ng SB19 sa iconic Wish USA Bus. Lubos naman na pasasalamat ang hatid ng ilang 18 dahil sa tulong na nagawa ng kanilang mga awitin. I just want to say thank you for being you and for saving me. Definitely. Your music saved me a lot. That's why I'm here. I said this to them last night, but I worked really hard on saying it, so I'll try it again. But it's Ang Galing Galing Niyo. Yay! Ang iba naman na dating kritiko, naging super fan matapos mapanood ang kanilang Wishclusive performance. I want to congratulate SB. I want to congratulate SB19. I'm a new fan. I was one of those people that used to criticize them, but I take everything I said back. I'm a super fan now, so. Ramdam naman ni Estelle, Ken at Josh ang pagmamahal at ang suporta ng 18 mula nang nag-uumpisa pa lamang sila sa industriya hanggang ngayon. Pangako naman ng mga ito magpapatuloy sa pagbuo ng mga kantang makapagbibigay inspirasyon para sa lahat at lalo pang ibabandila ang galing ng mga Pilipino pagdating sa larangan ng musika. We're very thankful and very lucky to have you guys in our lives. We promise that we'll keep on doing what we love to do and we will keep on inspiring you guys. And thank you so much for you're always proud of us. Yeah. We're just like our moms, our dads, you know, our sisters, brothers. Keep on wishing. Love you guys. Thank you guys. 18. You're the best. Hiling naman ni na Pablo at Justine, patuloy na suportahan ng P-pop upang mas lalo pang lumago ang kulturang Pinoy. Thank you all so much for always inspiring us and giving us hope and being our relief in times of uncertainty. So, It just makes everything possible. Even though this dream is so big, I know that together we will be able to achieve it and we will be able to, you know, conquer the world. Hopefully we get bigger and we were able to help other P-pop groups and other help to promote the Filipino culture as well. So we can do it, guys. Samantala, matapos ang matagumpay na pagtatag world tour na produced ng KDR Music House at Wish USA sa Chicago at San Francisco, handang-handa na rin ang Wishers at 18 para sa New York stop ng SB19. Gaganapin ito sa Webster Hall sa Manhattan, New York City sa August 5, araw ng Sabado. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nasunog sa baha ang ilang mga bayan sa Pampanga. Muling sinamantala ng Members Church of God International ang mabuting pagkakataon na makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan sa Apalit, Pampanga. Kahit pamalalim ang baha, hindi ito alintana ng MCGI at nagtulong-tulong pa rin na madalhan ng libreng lugaw at relief items sa mga residente sa Apalit. Gamit ang mga improvised na bangka, matiyagang nag-iikot ang MCGI upang maihatid ang tulong sa ating mga kababayan doon. Mayroon ding libreng sakay sa bangka na ginagawa ang grupo upang maitawid ang mga stranded na residente. Labis naman ang tuwa at pagpapasalamat ng mga residente sa tulong na kanilang natanggap mula sa MCGI. Sa post ng isang netizen ng taga Apalit, Pampanga, nagpasalamat ito sa anyay kabutiang loob ng kanilang mga kapitbahay na nagbibigay ng libreng sakay at libreng pagkain sa mga binahang residente doon. Anya, tunay na pinakikilos ng kabutihan ng Diyos ang mga taong ito at nakatutuwaan niya na ang laging tugon ng mga ito sa salitang thank you ay salamat sa Diyos. Tunay anyang salamat sa Diyos na may mabubuting tao na gaya nila. Alam mo, Bernard, tuwing merong mga sakuna o trahedya na nangyayari dito sa ating bansa, isa sa mga laging nandyan yung presensya ay ang Members Church of God International upang mabigay ng tulong na damit, pagbibigay ng mga libreng gamot at yung pagkain, lalong-lalo na dahil nga baha, pati yung pagsakay sa bangka para maitawid lang yung mga residente na stranded. Malaking tulong po talaga ang nagagawa ng MCGI. At gaya nga ng palaging sinasabi sa ng MCGI, ay sa mga pagkakataong gano'n na nakakakita tayo ng makagawa ng mabuti sa ating kapwa, samantalahin natin. Yun yung isang mabuting bagay na naituturo noon sa ating mga kapwa. At syempre, yung sama-samang paggawa ng ating mga kababayan para matulungan din naman yung mga sa pagkakataong yun yung nangangailangan. Kaya nakakataba ng puso, nakakatawa na despite o sa kabila ng mga ganong sabihin natin di magandang sitwasyon ngayon ng ilang ating mga kababayan, ilang araw ng binaha, nahihirapan sana buhay, meron tayong mabuting bagay na nakikita sa ating kapwa, yung pagtutulong-tulong na paggawa para makagawa ng mabuti. At meron nga tayong kasabihan na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay kailanman ay hindi ito magbubunga ng masama. Sana po ay magtulong-tulong tayo, hindi man nating kapamilya, tulungan pa rin natin para sa ikaliligtas nating lahat. Tama po, at magsilbing mabuting inspirasyon sa ating lahat yung nakikita nating gawang mabuti ng ating mga kapwa. At para naman po sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan 21 at 13 na nagsasabi, ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing, ngunit hindi didinggin. Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.